today's vlog and welcome back to my channel. For today's video guys, is share ko sa inyo ang nakita ko nung ako ay umalis papuntang Paranaque dahil ang bagay ko lang naman po sana ay ang pumunta ng VIR. And then, nakita ko sa sidewalk na maraming magagandang halaman sa May Palengke. And as you see guys, alam niyo naman na ang mga ganitong uri ng halaman sa mga garden shop ay mahal. So, sa kanila po ay nakuha ko lang siya ng mura. And kung gusto niyo po guys na makakatipid po kayo or makakamura sa mga bibilhin yung halaman, punta-punta lang po kayo sa mga palengke kasi meron po dyan na mga nagtitinda ng mga halaman. And then, ito naman yung iba-ibang color ng alas 12 or rose rose. So, iiriripat natin na nakuha ko siya sa murang halaga lang. Imagine, dun sa may tabi ng palengke ng Paranaque. Ayan. So, pag dito po kasi ito nabili sa mga garden shop, alam po naman natin na mahal po talaga ang mga ganyang uri ng halaman ngayon. So, kinrap ko na kasi mura lang naman and sabi ni nagtitinda, pampagood vibes lang nila kasi ako yung unang customer na nakita nila. So, sana makaubos sila kasi kailangan nilang ma-dispose yun kasi kung hindi, baka mamatay or malanta kasi ano, na tanggal na nila doon sa mother plant. Hiniwalay na nila kasi para pambenta. So, ayan guys, may idea kayo na kung gusto nyong makamura ng plants, pumunta po kayo sa mga lugar na hindi naman talaga tindahan ng mga halaman kasi meron mga sidewalk vendor dyan na halaman po yung tinitinda nila. So, ayan, makakamura po tayo. Ayan, since kita ko naman parang established naman siya. Yun nga lang yung mga saha ito na inilipat nila sa plastic bag, black plastic bag para itanim o ilipat sa mga tamang lalagyan nila. Kung let's say for example kayo ay nasa maliit lang ang space nyo, so syempre kailangan natin ilagay sa pots para maganda naman. Or kung meron kayong malawak na garden, syempre sa garden pwedeng i-direct nyo rin yan para sa tingin ko parang mas yumayabo nga sila, tumatawa kapag sila ay nakadirect sa lupa. Kasi nakita ko yung mga mother plant nila kasi yung bahay nung nagtitinda nandun lang along highway lang. Nakita ko yung mga nakalakad lang. At ang tataba nila. So ayan, magriripat po tayo ngayon kasi baka malanta siya. Ayan guys, may nakaready na ako ditong soil mix para ilipat natin sa pots ang mga halaman. Baka kasi malanta sila. So, ako po ay lagi lang may nakaready yung soil mix para pag just in case gusto ko nang magripat, madali na lang. So, ayan. Para maganda-ganda naman silang tingnan. And maparami. Sana maparami natin ito. So, actually, guys, hindi naman talaga ako nag-iimbak ng maraming halaman. Parang nagko-collect lang ako ng ano, since ako ay bago lang namang nagko-collect ng mga halaman. Gusto ko lang meron akong collection or kung may maparami ako, iriripat para kung may mga friends ako na gusto din nila, so pwede rin po nating ibenta, di ba? Double purpose po tayo, kailangan maging practical po tayo today kasi mahirap po ang buhay ngayon, pandemic, so nasa bahay lang po tayo, so kailangan nating mag-isip kung ano yung mga mapagkakitaan and at the same time nag-i-enjoy kang nagba-vlog, so yun po. So, ayan guys, napansin nyo, yung ginagamit kong soil mix is yung parang ordinary lang, garden soil, and nilagyan ko ng pumice para sa drain, para maganda ang drainage ng halaman. So, ang mga ganitong houseplant po is, ano, hindi nila kailangan yung pang cactus and succulent. So, normally, yung garden soil lang, o kaya loam soil, then haluan nyo na lang na, ng vermicast, kaya parang organic, or kung meron kayong ginawang organic na soil mix, mas maganda po yun. Kasi, itong mga ganito, hindi naman sila maselan sa lupa. Basta maganda lang po ang drainage nila. Tuloy-tuloy silang tataba. Ayan. Then, gagamitan na lang po natin ng mga organic fertilizer. O kung meron kayong artificial or fertilizer, pwede po yun. So, ayan. So, ito naman yung silver. Ayan.
hindi na natin kailangang alisin yung lupa niya kasi maganda naman yung ginamit, yung meron siyang rice hull, yung raw rice hull. And may coconut, coco feet. And then, nag-prepare ako ng loam soil din. Kung ano yung ginamit ko doon sa sanggonium, yun din ang gagamitin ko sa kanya. Kasi parehas lang naman sila. So, ayan. Dadagdagan na lang natin. Huwag po natin itatapon. Kung ano yung nakikita natin soil na ginamit sa kanila, na alam naman natin maganda pa naman, huwag po natin itatapon. So, mag-add. Excuse me po. Mag-add na lang po tayo ng soil. Ayan. So, ayan. Ayan po. Huwag po natin sisiksikin. Hayaan lang po natin na nakabuhaghag yung lupa para pag diniligan po, tuloy-tuloy yung tubig sa ilalim and magdi-drain siya. Hindi mabubulok yung mga ugat niya. So, yan, pull down and then ito na, dito na tayo. Yan. So, ito po, itong varieties na to, pinagdalawang hiwa ko siya kasi meron na siyang saha. Sayang naman para mag-spread din siya at tumaba. Kasi pag siksikan po ang saha, nahihirapan pong tumaba ang halaman. Kaya, kapag nakikita nating marami ng saha ang ating halaman, need na po natin silang i-separate para ano, makakahinga sila ng maayos at patuloy silang tataba at dadami. So, yun po. So, pinag-iwalay ko sila kasi may saha na siya. So, ayan. Tatanim natin sila. So, may saha na siya. And thank you dun sa vendor kasi hindi siya madamot. Binigay niya sa akin maraming saha sa murang halaga lang. I love you, Kuya Vendor! And ayan, lastly but not the least, yung wishing plant daw ito. Ito try nating magpabuhay ng ganito. May iba-ibang kulay daw ito. Yung nagpo-flower siya, ayan, yung dulo niya, maliliit yung ano, merong yellow, white, red, and orange. Yung mga dulo daw nito. So, gusto kong magpabuhay nito kasi gusto kong i-fruit na nagpo-flower nga siya. Parang maganda kasi siyang tingnan. To be honest, nakakita ako nito ng ano, yung mother plant niya is ano na siya, established na siya. Ang ganda po niyang tingnan kasi para siyang pine tree pag lumaki. Pero hindi ko po nakita na may flower siya kasi sabi nung nagtitinda, hindi pa daw season para mamulaklak. Pero ito, para may nakikita nga ako na nagpo-flower siya, yung dulo. Hindi naman yung flower niya ay totaling malalaki. Yung maliliit lang din yung dulo. Ayan, meron nga. Parang meron nga siya. Ayan. Ayan, white. White siya, ayan. So, sabihin maganda kasi, kaya siguro to tinawag na wishing plant kasi swerte mo kapag nakapagpabulaklak ka. So, sana magkapagpabulaklak tayo para swerte po tayo. So, ayan, magmasamasamahin po muna natin sila dyan para antayin natin ma-establish siya. And then, follow up ko na lang kung napabuhay natin siya. Ayan, maganda. So, help me God kung makapagpabuhay nga ako nito. Although, buhay naman sila. Ang pini-wish ko lang ay makapagpabulaklak. So, yun. So, ayan lamang po, guys. At sana nagustuhan niyo po ang aking video. So, ayan po, guys. Natapos na natin silang iripat. And, aantayin na lang po natin silang ma-establish dyan hanggang sa maparami natin yan. Thank you for watching at sana nagustuhan niyo po ang aking video for today. And kung bago ka lamang po sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And always hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.